grabe, no? Ganda nitong office natin. Solid. Di ba tayo mukhang mamshi sa picture? Di naman. Guys, welcome nga pala. Naitan nyo ba yung bago namin? Yeah, nice ba, guys? Hey! Guys, ano ha? Gusto, guys, mag-suggest kayo. May mga suggestion kayo kung paano namin mapaganda tong setup natin. Setup namin, no? Tong podcast. Kasi ma-appreciate namin yan kasi. Comment nyo, guys. Kami-kami lang gumagawa dito. Hindi kami mag-asundo kami kanina kung magme-mesa ba kami. Mukha kaming announcer ba dito. Mukha kaming judge. Commentator. Bibili na sana kami ng sofa eh. Bibili sana kami sofa. Para may, maganda yung pwesto eh. May gusto pa maupo sa pillows. Mukha kaming mamshi. So feel free, guys, ha. Pero for now, this will be our ano setup. Set up and magiging studio namin sa mga susunod pa nating episodes. Mukhang magtatagal kami studio rito. Na to? Pang ilang studio na? Tami na. Lima na ata. Parang lima ata, pang lima. Ilang kaya tayo makukontent to? Hindi, yun talaga. Improve lang lang. Testing lang. Yan talaga because ano, change is inevitable. Mag-usap-usap tayo pag naisandang video sa tayo. Change is inevitable. So, kamusta naman kayo mga tropa? Anong mga bago sa buhay nyo ngayon? Jo Marie, salita ka naman. Sa akin, malapit ng mga anak si Macy. Kailan ka buwanan? Sa May. Ang June niya 19, pero mukhang mapapaaga. Oh. Good luck, pare. Good luck. Nice. Good luck. Well, binigyan ako ng may ano, advice Doppler ka bang mabibigay dyan bilang mga anak na si Mrs. niya? Binigyan ako ni Leo just ng be yourself. Ooh. Just be yourself. Just be you. Hindi, totoo yun ha. Kasi marami boss mag-a-advise sa'yo ng kung ano-ano tungkol sa parenting. Correct. May mag-a-advise sa'yo, lagyan mo ng barya, pag yung pusod, pag baliligo, kung yan, ano-anong pamahiin. Lawayan. Lahat, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, makikialam. Yan. So ikaw, ang trabaho mo, maghanap ka, makinig ka sa lahat, pero piliin mo yung paniniwala. Kung ano yung mag-work para sa sa'yo. Oo, piliin mo. Kung ikaw, ano yung nasa, sabi nga ano, isang legendary, ano eh, sabi niya, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Sex from dancer. Sex from balayon. Parang fan ka ng Daisy Shepard dati. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Diba yung sinasabi mo eh? Ikaw, Leo. Ikaw, anong sinunod mo sa mga sinabi ng iba? Hindi mo makalimutan. Dami ah. Ang hindi ko sinunod yung mga big kiss na yan. Ano yung big kiss? Ano yung big kiss, boss. Tatalian mo? Hindi, tatalian mo yung tatalian mo yung ano, yung pusod. Kasi okay. Di ba may bata? May pusod yan, di ba? Kakagupit lang, may sugat pa. Itatali mo. Ginagawa nila, tinatalian nila yan para yata mabilis maghilom, ganyan. Lalagyan ng barya. Yung pusod para hindi pasukin ng tubig ng lamig pag maliliguan. Tama. Sabi ko, that's bullshit. Oh. We won't follow that. So hindi barya nilagay shit mo. Ano nilagay mo? Buo. Salibo. Swerte mo, swerte. Pero ikaw ba yung parang yung mga nakahadyan direct. Parang yung mga para yung pag-aaral ko, paglaki may aman. May aman. Yung pala yun? Oo. Oh, hindi ba kasi di ba yung bata lalaki? Yung ilalagay mo doon, lalaki. E di kung 1,000 nilagay mo, palaki din ang palaki yun. Palaki palaki yun. Okay. Ang talino. Ayos ba? Ito naman si Jeric, bagong lipa to, brother. House. Sarap na bahay. Kasi, lapit namin sana sa parents' house. Tapos, kami magkakapatid, medyo magkakalapit lang din. And lately, madalas kami magkakasama. No, samgyupsal over the weekend. Uy! Itong uya, magkakalapit na kasi, no? Magkakalapit lang, boss. Parang yung dating magkasama tayo. Kung gano'n kayo kalapit, yun din kami. 5 minutes, 10 minutes lang na biyahe. Tapos pag magmumotor, tara, ganun. Parang riders ano, to eh. Si ano USB na lang boss, yakag-yakagan na lang talaga. Harley gay ito si Jeric, baka di nyo alam guys. 7 Harley nito sa bahay. 7. Tatlo lang sila. Harley main to si Jeric. Patawan mo. Matagal niya na kaming pinipilit mag-aral para lang may kasama magamit siyang mag-ride. magamit lang yung 4 pang ito, nakatambak doon. Alam mo sino mga ano, nag gumagamit na iba. Yung mga caretaker nung ano. Sila na lang din. Marunong na. Okay. Yung solid. Ay, solid nga din. At saka sama sa ano, sa gala. Yung mga caretaker, sama sa kape, magkape, yan. Expansion na din nila. Si Paolo naman. Kumusta ka naman, Paolo? Ito, mahala ito. Ikakasal na ito. Gabi tayo kasi. Fake news yan. Basketball lang kasi summer na eh. Boss, balik alindog ka, boss ah. Oh, syempre, hindi naman. Para namang ano to.
Para ano ang bago ng bago. Lucky for you. Anong bago? Anong bago? Di ano lang, mga basketball. Kasi summer league ni. Alam nyo naman, ball is life tayo, di ba? Dami ng mga liga-liga natin dyan. Diba mga bago? Yun lang eh. Kayo guys, kumusta naman kayo, no? Comment sa mga... nyo naman kung ano yung mga bago sa buhay nyo. Yeah, kung matagal ka nang nakikinig sa podcast namin, yan ang mga update sa buhay namin. Wala masyadong bago. Ay, mali pa kay Jo Marie. I think si Jo Marie pinaka... malaking yung mga, ay, may bago pala sa akin. Ano yan? Ano bago sa'yo? Ano guys, nagbablog na ako, guys. Vloggeries. Vloggeries. Pwede pala mag-vlog in dito? Pwede. Bayad ka. Bayad ka pala? Ako editor nito eh. Ako bahala kung anong gusto ko ilagay dyan. Basok mo YouTube channel mo direct. Ito YouTube channel ko. Ilang episode na nasushoot mo? Dalawa. Dalawa na. Kailan release? Hindi ko pa alam eh. Pero ASAP. Di, baka. Yung una, alam kasi, mo yung una niyang episode, alam mo ano title? This is me. Hope Ardina. This is me. Ayos ba? Actually, nagawa ko na yung vlog, yung draft. Kita kami ni Paolo, pinapidbakan ko. Oo. Nilait ng nilait. Oo, oh, hindi ah. Di, pinidbakan niya. Maganda yung mga inputs ni Paolo. Medyo ma- ko rin yan eh. Oo, kasi medyo mahaba, tapos medyo outdated yung style. Mm-hmm. Well, nasa iyo naman yun. Actually, tolerable na siya. Pwede na, no? Isipin mo naman yung vlog niya 50 minutes. Putang eh. Halos isang oras para ako nanood ng ano eh, movie. So, medyo outdated. Release pero, ko na yan para makita. Release ko na yan. Actually, pwede na siya. Kaso lang, hindi ako kagaya ni Jo Marie na nagsisettle sa pwede na. Ooh. Shock si, pa. Si Jo Marie, nagsettle niya sa wag na lang. Wag na lang. But yun guys, no, yun ang mga ganap at mga updates sa buhay-buhay namin. Ikaw, kumusta ka ba? We would love to hear from you. Maybe comment nila kung ano yung mga nagbago na sa buhay nila ever since nung nakinig na sila sa akin. Correct. No? Comment nyo yan or join our community sa Men's Self-Improvement. No? Okay. May Facebook community kami. Meron akong pansinin nyo, yan ang favorite ni Jo Marie. Pag may sasabihin yan, ang entry niyan, ang ganda nung sinabi ni Paolo. Siyempre. Kailangan mo ng icebreaker eh. Pangit naman yung bigla kang sisingit. Hindi, sabi mo, iba naman. Yun lang ba alam mo? Eto pwede nga. Bang, by the way. Eto nga. So I was saying. Sabi mo, hence. Oh, therefore. In addition. Pasok ka bilang, therefore guys. Ganun. Eto sino to. Eto sino to. With that said. With that being said. With that being said. Nag-Singapore kami ng last part ng Feb. Ah, okay. Kami ni Alex. Kasi ano eh, eto na yung last travel niya. Bago mga anak. Kasi mga 7-8. Dapat Kala talaga, ano na yan, medyo rest na yan. Susundot pa eh. Yan. Yun lang. Singapore okay. Ang nadala ko doon yun. Nagpunta kami ng airport. Dalawa na yung luggage na dala ko ngayon. Yan. Yung isa bakante lang. Ay, nag-shopping. Siyempre naman, kasi sabi mo nga, pagka naka-plastic. VIP mentality. Pare. Gusto ko sa'yo, nakikinig ka siguro sa Timawa Podcast, no? Siyempre. Goods, pare, ah. So again, guys, we would love to hear from you kung ano yung mga ganap sa buhay ninyo. Excited kaming mas makilala kayo kung yung mga audience namin na ikinig sa amin. So join kayo sa Facebook community namin. And comment kayo dito, no? Share nyo na rin to sa mga kakilala nyo pang timawa or gustong mag-improve yung mga buhay nila. Share nyo to, guys, and let's build a community of men who are supporting and helping one another to become better, no? Yeah. But since current events na pinag-uusapan natin, no? At dito sa episode na to, pag-uusapan natin kasi medyo malungkot kami, guys, sa totoo lang. Pansin nyo ba yung energy ko? Kaya na pa ako malungkot dito. Malungkot pala yan. Malungkot, bro. Nalungkot ako kasi isa sa mga idol. Hindi lang ako, hindi lang kami, but a lot buong of Pilipinas yan. Pilipino, no? Sa buong, at nirepresent ito yung bansa na. Correct. Mm-hmm. Correct. May medyo nakakalungkot na balita, no? Sa isang, ano ba tawag dito, legend. Ng basketball or ng PBA sa atin, ng Gilas, di ba? Ito nga yung nakagulat na balita na pinres release, no, ni Idol LA Tenorio, no, si Tiniente. Iron Man, di ba? Iron Man. Na siya nga ay na-diagnose ng Stage 3 colon cancer. Ano bang mga alam niyo tungkol sa balita na yan? Actually, nung ano lang to. Basa. Hindi, nakachat yung phone ko. Chat yung phone mo. Oo, magbabasa. Kasi nagbabasa. Sige, ano muna? Sabihin mo muna yung kasi nga, syempre, nagsosocial media tayo, di ba? So, itong mga nakaraan,
Actually, si L.A. Tenorio, tinatawag yung Iron Man sa Pilipinas kasi never pa siyang 700 plus consecutive games. Hindi siya na-injury, dire-diretso siya naglalaro. Grabe, bro. No? Grabe. Tapos itong nakaraan, first time niyang makamiss ng game dahil sa injury. Di pa nga siya nakapaglaro sa All-Star eh. And then nag-post siya tungkol doon. Oo. Na malungkot siya dahil for the very first time mapuputol yung win yung streak niya. Oh, tapos ang post niya pa nga doon, medyo mahaba. Tapos sinasabi niya sa dulo, "Oy, hindi pa ako magre-retire." Makaka-miss lang ako ng ano, game dahil sa injury. Pero tas I'll come back strong. Oh, I'll come back strong. And then ito biglaan, nakakagulat din eh. Sobra. Kasi imaginein mo stage 3. Agad yung diagnosis sa kanya na colon cancer. And ang dami, hindi lang sa basketball world community ang nagbibigay ng hope and prayer sa kanya to come back strong. Actually, doon ko nakita, hindi yung ano niya, statement niya. Yeah. Yung mga post ng mga other athletes na pagaling ka, dito lang kami para sa'yo, support kami sa'yo, ganyan. Kasi biglaan, usually yung cancer ganito talaga eh, stage 3 bago na ano eh, di ba? Na-diagnose. Parang may gustong basahin to eh. Ano, may gusto ba? Meron ba? May nadagdag ka ba? Same lang din naman. Same. Okay. Parang ang pinaka-nakikita ko lang talaga dito, ang dami lang talagang support. Yeah. Kaya ba may kilala ba kayo personal? Oh. Personal. Mm-hmm. Nakakilala nyo talaga personally na nagka-cancer? Ako, yes. Recent lang. Sino? Yung client ko. Okay. Pero ito ano, actually, yung story niya, normally nagpapa-APE talaga siya every year. APE so, is ano, annual physical examination. Papa-APE sila ng husband niya. Kaya lang, nangyari yung pandemic. So, syempre, even hospital, high risk puntahan yan eh. Mm. Kasi, baka nga mas marami pa yung, mas mataas pa yung risk na dyan ka mahawa. Kasi, mga pupunta dyan, di ba? May mga kailangan ipacheck. Eh, lalo na nung nag-COVID. Mm-hmm. Ngayon, what happened for the next 2 years, hindi sila nakapag-IPE kasi nga, okay. High risk nga yung COVID in the hospitals. Mm. Biglang nung next niya na IPE, boom, yun na. Pero ito yung kanya stage 2. Ah, na-diagnose? Breast cancer. Kasi in yung maganda sa IPE, kaya nga siya annual physical exam, mas madadiagnose mo siya ng... Mas maaga. Mas maaga. Mas maaga. Minor pa lang siya. Kasi yung point ng IPE. Mm. Diba? Makita kung meron bang mga something sa'yo na hindi normal. Prevention is better than cure. Correct. Kaya lang, still, ganun pa rin yung nangyari. Mm. Pero sabi nga nila, even if nakapunta sila ng hospital ng 2020, 2021, nandun pa rin siya. Mm-hmm. Diba? So, naliit lang nila nalaman, pero nagde-develop na pala yun. Mm-hmm. The previous years. Yeah. Yun. Ako din, meron din ako recently lang yung tita ko naman last year. Ano yun, na-diagnose ng lung cancer. Mm. Actually, medyo naging late na nung na-diagnose. Una, parang ubo-ubo lang, ganyan. Tapos medyo nung nahihirapan na, pina-check up kasi hindi siya napag-annual physical exam. Tapos doon nga, na alam ko nga, stage 3 or stage 4 agad eh, nung diagnose eh. Din yun lang, ano, sinubukan mag-treatment, ganyan. Kaso nga, medyo mahina, humina na talaga yung katawan niya. And then yun, she passed away last year. So, ikaw, Jeric, meron ba sa pamilya niyo? Actually, sa pamilya namin, may ano, di ba may ano din yan, somehow genetics. Hmm. May lahi-lahi. Sa inyo, meron na? Sa amin, ano, may ang alam ko meron eh, pero hindi ko lang ma-pinpoint kung ano yung cancer. Hey, mga immediate family mo. Ang alam ko, ano, prostate cancer. Yun sa mga lalaki sa amin. Mali mo ikaw, ang una na maka-discover ng sake, ng gamot. Mali mo ikaw na yung una. Maka-discover na lang ako. Matalino ka kasi. Ako nakatalino na kasi. Matalino ka kasi. Matalino to. Matalino. Pero sa amin wala. Wala. Sa family wala namang ganun. Sakit. Ako, ako meron dalawa. Dalawang tita ko sa father side. Isang breast cancer. Isang dito eh, parang ano tawag to? Bege. Thyroid. Kawawa bro. Kasi nakita ko siya sa PGHD nila. Kasi hindi naman sila well-off na family. Mm-hmm. Tapos matanda na rin yung daddy ko noon eh. So hindi na rin siya makasupport kasi pinag-aaral niya kami tatlo magkakabatid college sabay-sabay. So
nakita ko nakakawa yung tita ko bro, nasa PGH siya, siksikan talaga sa ward mo. So nakikita mo talaga yung mga katabi niya, talagang halos parang mamamatay na. Ganun dating. No? Tapos yung asawa niya sa ilalim ng kama niya, natutulog. Papahinga doon na. Kasi doon sobrang na. Sikip. Sobrang sikip di talaga kasya. Kaya sobrang, ano, sobrang nakakaawa. At, ba't ba natin ito pag-uusapan, no? Because ito yung pag-uusapan natin sa episode na to, guys. Welcome to the Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Ang pinag-uusapan namin sa podcast ito is all about men's self-improvement or self-development in terms of finances, health, relationship, and spirituality. At sa episode na to, guys, we just wanna bring in or we just wanna spread awareness in terms of critical illness like this. Yeah. Kagaya ng nangyari sa tatay ko, kagaya ng nangyari kay L.A. Tenorio na cancer, kagaya ng mga, kasi nakakalungkot mga bro sa Pilipinas. Marami dito, marami na diagnose ng hindi lang cancer, but ng mga malalalang sakit. Yeah. At nakakalungkot kasi maraming Pilipino na dahil sa kakulangan ng pera, kakulangan ng kaalaman, namamatay na lang ng hindi na nakalaban. Na kaya naman sana kung meron lang enough funds na pera, oo, para magpagaling, para magpagamot. Correct. At kaya namin ginagawa tong episode to is because dito i-share namin sa inyo kung ano ba yung mga means and ways at paano nyo ba to pwedeng mapaghandaan. Before pa to dumating sa inyo or mangyari sa inyo. Oh, kasi again ha, ayaw naman natin tong mangyari. We don't hope someone become ill, di ba? Ayaw natin itong mangyari, but then again, these are life uncertainties, di ba? Minsan, kahit gano'n ka-healthy, physical, or whatever, ewan ko rin eh, hindi natin ma-explain eh, di ba? Sometimes, bigla siyang nadadiagnose or whatever. Yun nga, so what we are going to talk about is, if ever lang naman, no, tumama to sa'yo, sa mag-anak mo, ano ba yung mga pwedeng prevention? Kasi nga, sinasabi, prevention is better than cure. Para at least, yung savings mo, hindi lang siya maubos sa hospital bill. Number one. Number two, meron kang peace of mind. Correct. Diba? Na kahit anong mangyari, tumanda ka man, magkaroon ka ng health issues, well covered ka. Correct. And last but not the least, di ba? Yung, kasi pag prepared ka dito, at if ever mangyari man to, eh, syempre, hindi ka rin magiging burden sa ibang tao. Yes. Diba? Sa immediate family mo, sa mga ano mo. Although, more than willing to help yan, pero iba pa rin kung meron kang option na ikaw mismo, kaya mong maalagaan yung sarili mo. Agree. Yan. Ako meron akong ano, experience dyan before. Yung tita ko. Ano to, long time ago. Naalala ko to eh. Kasi nung na-diagnose siya ng breast cancer, di ginawa yung mga necessary things na kailangan, nagpa-chemo, nagpa-remove ng breast. Kaya lang after nun, hindi niya na rin gusto i-continue yung medication kasi yung last words niya, yung natatandaan kong nanggaling sa kanya, hindi, kasi pagka ginastos ko pa yung pera dito para sa inyo na lang. Oh, sakit. Daming ganyan, maraming ang ganyan. Ang bigat nun, hanggang ngayon kapag naalala ko, parang natatouch ako sa concern niya sa aming mga maiiwan. Pero at the same time, pwede niya naman i-continue sana eh. Kaya lang, parang ginive up niya yung sarili niya. Knowing na ito yung type ng expenses na kailangan niyang gastusin, inyo na lang. Correct. Pero hindi naman, ay, in lang din kasi yung challenge dyan eh. Hindi naman din sigurado kung gagaling. Exactly. Ayan siya. Ganyan yung sinasabi niya sa akin, bro. Sabi niya ano, hindi kasi ano eh, hindi naman tayo sure kung mapaprolong talaga, tatagal pa yung buhay ko. Eto, sure, kapag ka ito, hindi ko ginawa, at least sa inyo meron pa. Parang ang take ko doon, parang ginive up niya na yung sarili niya. For that type of security, sinasabi ni Paolo na kahit magkano may maiwan na lang dito, kaysa wala at all, and mawawala din naman ako. So yun na nga, with that being said, ano ba yung mga ano, ano yung mga pwede nating for prevention, no? Na pwede nating mabigay na tips, no? Sa mga listeners natin. Marijuana. Uy. Medical marijuana. Medical. Ano ba 'yun? Makakatulog 'yun? Eh ginagamit 'yan sa US eh.
Ah, pang treatment dito? Oo, sa cancer. Pero hindi ko sure kung... Ay, napagaling lang ako. Napagaling lang ako. Ito lang yung pag... Dok Leo, mag-edit tayo kay Dok Leo. Huwag niyo ko i-bash. Ito lang yung pagkakaalam ko. Hindi ko sure kung... hindi siya nakagaling. Definitely, hindi siya nakagaling. Hindi sana yun na yung lunas. Or nakakatulong? Nakakatulong. Pagdating sa? Sa... pagpapakalma. Kasi may nakita ko, ito, may nakita ko dati sa Discovery. Kalmado lang ako, pero pare. May cancer na pa. Kalmado lang, kalmado lang. Hindi kasi meron ako napalo dati sa Discovery yata or Nat Geo na sobrang lalala ng cancer niya to the point na pagod na yung katawan niya for chemo. Okay. So, ginawa niya, pinrescribe na lang siya ng medical marijuana. Baba ito, kalbo na, medical marijuana. Parang to prolong na lang yung buhay kahit paano. Okay, parang tumagal pa mo siya ng, kunyari, tinaningan na siya this year, this year last year. Mabot siya ng mga parang 3 years during that documentary na na-prolong ako nito. 3 years na ako nung huling tinaningan ako. Na-prolong ako nito kasi na, for some, hindi ako familiar kasi hindi man ako nagaganon. So, I don't know. Pero share mo lang. Share ko lang. Ako may... Siguro thoughts ko dyan. Kung prevention na din, yung sa sinasabi ni Paolo, mahalaga yung peace of mind. Correct. Peace of mind na contribution to kung ako number one ko na dito na prevention is peace of mind. Mahalaga siya in terms of, yan, illness, diseases. Disease nga eh, hindi ka at ease. At ease. Diba? So, most likely, mahalaga yung wala kang masyadong iniisip, hindi ka masyadong stress, probably yung tulog mo, kompleto, yung lifestyle mo, okay lang din, sakto. Balance lang ba yung lahat? And somehow, syempre, kung pagdating sa finances din, may peace of mind ka na if ever something mangyari, dapat, mayroon ka din dapat. Ready ka. Na ready ka. Handa ka, di ba? Peace of mind, yun yung isang masasabi. Ito last, kailan ko ba na-check to? Bakit last? Mag-share pa kami eh. Bakit last na agad? Last week. Anong ginagawa ko kasi? Patayin mo mic niyan. Yearly, yung ginagawa ko. Kunwari, ito last week kasi may dumating sa akin credit card. Yung expired na yung old credit card ko. Nag-declutter ako ng wallet. Napansin ko yung HMO ko. Pucha, 1 year ko na to, one year ko na to nakuha. Expired. Mag-expire na siya. Bibigyan na ulit ako ng bago, papunta na eh. Hindi ko siya nagamit. Okay. So parang ang realization ko dun, nung tinitignan ko yun, di ba may client nga so, ako na... So gusto mo magamit? Hindi. Okay. I-ano ko yan. Kasi normally, ang belief nga dyan sa HMO, magandang meron ka, pero maganda di mo rin magamit. Nagagamit ba yun sa ano? Nagagamit ba yun pag ano? Kunyari, binugbog. Di ba yun ang common thinking? Pero, nagtatanong ako ba tayo mo sumagot? Teka, irrelevant eh. Irrelevant ka pala. Hospital ka, binugbog ka ng tropa mo dahil bad trip sa'yo. Nabugbog ka, papagamot ka, covered mo ng HMO, hindi. Bagay niya mangyari sa'yo. Oh, yun, mas irrelevant. Leo, bagay niya mangyari sa'yo. Sabi ko may snatcher na addict, binugbog ako. Picturean ko mukha mo. Hindi, pero yun nga, yung client ko na diagnose, siya kung siya nga every year with or without anything na nararamdaman napunta sa hospital for annual checkup. Parang sabi ko dapat pala ginagawa ko rin yun. Ako honestly hindi ko talaga nagagawa. Kaya ako ang gagawin ko pagkadating sa akin nung new card, papabugbog ka. Magkano talaga ako? Hindi, magpalabga yung mga mag-initiate na ako for myself. Ito may talaga. Ito may i-share na hack. Oh, magpalabga kasi baka hindi ka love ng mama mo. Ne. Hindi, uy, ikwento ko dito yung ano. Ito nga. Yung hack na ginawa mo. Ito nga, meron na ikukwento sa inyo. Meron sikreto, guys. Ano yan? Sikreto? Meron na sikreto. So ito nga, may share ako sa inyo. No? Sana walang nakakanood nito na. Huwag mo na pangalanan yung ano. Wala na yung mo. Hindi kasi. Sana may nanonood sa amin. Hindi kasi, sa yung mga HMO, normally, hindi niyan covered, guys, yung... executive check-up. Yan. Yung executive check-up, guys, parang it cost 12 to 15,000 pesos. Anong ginagawa sa executive check-up? Yan yung lahat-lahat ng sa internals mo. Lahat titignan. Che-check-in lahat. Lahat. Paano? Sa dugo. Dugo, x-ray. Meron pa isa yun, nakalimutan ko yung tawag. Basta yun, basta sa dugo mo ang dami. ECG, mga ganyan. Basta lahat kasama.
Pero hindi yan covered ng HMO. So on discarded diyan. Paano siya makaka-cover ngayon? Bigyan mo ngayon kami ng hack. Hindi, may ako, may nararamdaman talaga ako. So nagpa-check up ako sa doktor, sabi ko may masakit sa internal ko, di ko ma-identify ko ano. So kailangan nilang i-check ngayon. Kailangan nila i-check. So once in a while may sumasakit. So niresetahan ako ngayon ng mga or ni-require ako ng mga laboratories. Tapos nakiusap ko, sabi ko, "Dok, baka naman pwede pasabay na lahat ng laboratory required for HMO. So pumayag naman sila. So kinover. Kinover 'yon. So libre. So naka-libre ako ng what? 12 to 15,000 pesos. Share mo naman yung results mo nung exam, mga exam mo. Eh, yun nga. Okay naman lahat. Okay naman. Maliban sa cholesterol, medyo mataas daw yung cholesterol. Oh. So kaya nag chicharon pabor. Well, ako medyo may idea na rin ako kasi alam mo guys, would you guys agree no na somehow malalaman mo na kung ano magiging sakit mo pagtanda mo or pwede maging cause ng death mo based sa lifestyle mo eh. Lifestyle. Kasi ako, hindi ako nagulat mataas cholesterol ko kasi ako, hindi ako kumakain ng isang ulam lang. Mm. Kailangan laging dalawa, isang may sabaw, isang may prito. So mahilig ako sa mga fried. Mm. Mahilig ako sa chicharon. Yun. Yan na. Mahilig ako sa liempo. Sipata. Yan mga trip-trip kong kainin. Kaya nung tumaas yung cholesterol, hindi na ako nagulat. Pero, siyempre, aware na ako ngayon, no? Mindful ako lalo sa kinakain. Correct. Yun yung at nagulat ako kasi active lifestyle na ako, boss eh. Nag-workout ako, nagba-basketball pa tayo ng hapon. Gmail ka pa. Buti na lang sinabi mo kasi parang naiintindihan ko na ngayon, pagka nababad trip ka, hindi mataas lang pala yung cholesterol nila. Ooh, shots fired. High blood. Sarap man na po ka. Gusto mo gamitin ang HMO mo? Bawal. So, yung itong HMO guys, no, ito yung health card. No, usually, meron ka nito kapag binibigay itong benefits ng employer yan. Pag nagtatrabaho ka. Pagka ano ka na, regular employee. Ngayon, ang maganda kasi pag may HMO ka, parte na ito ng mga prevention. Ang maganda kasi pag may HMO ka, yung mga simpleng check-up. Ngayon, may naramdaman kang hindi okay, pwede ka magpa-check up anytime, anywhere, basta accredited ng HMO mo. Yung iba kasi, tinitiis na, hindi, wag na, pupunta pa dyan, gastos pa. Yeah, ganun eh. Pero ito, pag mag-HMO ka, libre yan. Di boss, kasi kamo, hindi mo rin masisi. Oh. Ako nung, ano, private hospital to, boss, ha? Mm. Kasi pagka, you have to accept, no, pagka ikaw ay parang magpapa-under ka sa HMO, pipila ka. Mm-hmm. Kasi may kasabay kang, di ba, papa-accredit pa sa HMO, itchat-chat pa yan, itatawag pa sa HMO kung okay ba yung card, whatever, ganyan. So, na-experience ko, boss, nandun na ako ng 8 o'clock. Mm. Natapos ako ng tanghali na alas 12. Gawa ng approval. Lahat. LOA. Oo, oh, pila, labong proseso. Uh-huh. Nabuto ko ng 4, 5 hours. So, talagang, parang lugi ka pa, lugi ka pa sa mga nalibre mo. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Na kaya hindi ko masisiiba na, na kasi ang tagal ng system. Ang bagal. Pare. Kaya siguro tatamad yung iba. Pero guys, tsagayin nyo na. Tsagayin nyo na. Buhay yan eh. Long term din naman ang ano niya. Ako kasi in-expect ko na nun eh na okay matagal to. Hindi ko lang in-expect na ganun katagal. Matagal. Pero in-expect ko na matagal to. So sabi ko, inalat ko talaga buong araw para dun. So yun. So ano ito, ba? Ano, tips? Ako ito, kung nandiyan ka na sa sitwasyon na, hindi, before ka pa pala dumating sa sitwasyon na yan, no? Very important kung gusto mong maprotektahan yung sarili mo from critical illness is for you to actually get a critical illness fund. I guess, na sabi na rin naman natin sa mga previous episodes, no? Na yung VUL, guys, or your variable unit link, kung familiar kayo dyan, meron niyang tinatawag na rider na pwede mong i-attach doon sa policy. No, VUL is a life insurance with stock market investment. Pwede mo yung kabitan ng rider. Magdadagdag ka nga lang ng premium. So, ano ibig sabihin ng rider? Rider, kumbaga parang benefit. Add-ons, benefit. Additional benefit, okay. No? At isa nga sa mga benefit na yan ay yung critical illness rider na binabayaran mo siya, naguhulog ka, insured ka for a critical illness benefit or pag na-diagnose ka ng malalang sakit, covered ka. Siyempre, hindi lahat yan ang sakit. Di po, trangkaso, di yan kasama, di ba? HMO yan. Tigdas, dengue, di yan kasama. Yung mga malalang sakit, like mga terminal illness, cancer and everything, kasama yung mga yon, no? Na kung meron ka niyan, just in case, knock on wood, tamaan ka,
hindi ka na ma-i-stress. Hindi ka maglalabas ng sarili mong pera. Dito na. Dito ka nakukuha sa magkanong halaga. Ang ano example ko dyan, guys, first policy ko is 2017 ko kinuha. During that time, 26, 27 years old ako. Ang binabayaran ko ay nasa 2,000, 2,500 per month. Ano nang mga coverage mo nun? Aba, 2 million life insurance. Ang laki. 1 million critical illness fund. Okay. May stock market investment pa. Wow. So, first policy ko yun. Dahil, dahil bata lang, pa ako. Magkano lang? Para nasa 2,500. Mura. Per month. 2,500 per month lang? Mura pa. Kasi mas bata ka, mas mura siya. Yan. Pag matanda ka na, mas mahal. Pag may sakit ka na, hindi ka natatanggap yan. Kaya as early as now, before ka pa magkaroon, kumuha ka niyan. So, no? So imaginein mo, 2,500 per month. Pero kunyari, tamaan ka ng critical illness. Yung 2,500 mo, magiging 1 million. 1 million. Diba? Critical illness. Not bad, ah. Malaking tulong. Talaga. Malaking tulong yun. Kasi ma-stress ka, maghahagilap ka, mauutang ka, buti ka may magpautang sa'yo knowing na may malalang sakit ka at may possibility na hindi ka mabayaran. And ang pinakamabigat dun yung mga taong may financial impact sa'yo, hindi pwedeng mananahimik yan. Baka ang pinaka-worst niyan kapag ka walang-wala, baka kung kani-kanino lumapit yan, manghiram ng pera. Correct. Hanggang yun, imbis na yung legacy na naibigay natin is yung maganda, may makukuhang malaking amount such as yung mga ganun coming from life insurance. Ang utang nagiging tradition din yan na naipapass down yan. Pare. Lalo na sa mga mas younger generations. Ang maganda dito kasi, minsan yung, eto, yung mga Pilipino, no, actually, marami na akong nakausap no, ng mga clients na nagugulat sila na pwede pala. Pwede pala yan. Kasi marami. May mga kamag-anak din sila na nagkaroon ng ganong sakit, tapos nabaon sa utang. Mm. Dahil nangutang. Kasi din nila alam, as low as 1,000, 1,500 or 2,000 per month, pwede ka magkaroon ng 1 million, 2 million, 3 million coverage ng critical illness fund. Eh tulad nga na sinasabi ni Jeric, ano kasi ito eh, genetics or hereditary eh, di ba? So, might as well, nung nalaman nila na pwede pala yun, they started investing dito sa protection investment na to, na critical illness fund. Hindi, salita Jeric, kayo ano, guys. Gusto ka sabihin, Rick? Ano? Okay ka lang. Okay ka lang ba? Wala pa akong gustong sabihin. Ah, wala pa. Para tumataas yung cholesterol niya. Tumataas yung cholesterol niya. Be, ito pa isa sa mga ano, magandang prevention, no? Kapag usapang health naman na tayo, eh, di ba? Active lifestyle talaga. No? Although, lifestyle. It doesn't guarantee na hindi ka nadapuan ng mga sakit. Okay. But, then again, unang-unang ano yan, merong scientifically proven na kapag ka-active lifestyle ka, nag-workout ka everyday, nag-exercise ka everyday. Less chance na. Tama. Kasi nag-po-produce ka ng mga hormones, no? Na endorphin, oxytocin, serotonin. Natangmainin. Magiging happy, excited ka. Mm-hmm. Na hindi ka may stress, stress ang cause ng ano, karamihan ng sakit. Yes. Correct. Diba? Yeah. So scientifically proven na yan. Pangalawa, pag nag-exercise ka, pag nag-workout ka, gumagalaw yung katawan mo, yung mga joints mo, nagagalaw mo, so less sakit sa kasukasuan. Kasi ano yung natural oil nila. Mm-hmm. Diba? Hindi ko alam kung oil yung tawag doon, basta yung may something sa mga joints, fluids. Body fluids. Yeah. Nagagamit siya eh. Diba? Kaya mas nagiging ano. Plus, yung heart diseases, pag nag-exercise ka, nag-workout ka, dahil nagpa-pump ng maganda yung heart mo, okay, mas nalilis yung prone mo for heart diseases. So, ang daming benefit pagka meron kang active lifestyle. And when I say active lifestyle, hindi mo kailangan mag-workout sa gym, gumastos ng malaking amount. Yeah. Simpleng walking lang, everyday, kunyari, nagsisimula ka pa lang, gusto mong gawin to. Kahit mag-walk ka lang ng 10 to 20 minutes sa araw-araw eh. Diba? So, lakad ka sa village nyo, mas maganda kung may aso para tumakbo ka, mapilita kang tumakbo mag-jogging. Correct. Diba? So, yun talaga, active lifestyle yan. Kailangan importante meron din tayo yan. Yeah. Pero alam nyo, yung ano, yung para sa akin ang pinaka-naitutulong nito, or eto na-realize ko kasi sa family namin. Hindi, wala, malabo na kami bumagsak. Dahil dun sa mga, sabihin natin, sa mga policies na ganito, sa mga insurance na ganito, na katulad ng nanay ko, may HMO siya. 65 na siya. 65. Tatay ko, kapag umuwi dito sa Pilipinas, pinag-retire, kukunan ko ng HMO. Mm. Which is,
solve na yung mga usually na regular na ano, check-ups, kung sabihin natin yan, sa cholesterol, sa high blood, covered sa na. Ano, covered na, di ba? Kung magkaroon naman ng malubang sakit, covered din. Mm-hmm. Pagdating sa, huwag naman sana, tulad nung, iba naman kasi, ano, open naman pagdating sa, ano yan, yung St. Peter. St. Peter. Open naman sa St. Peter. Pero for me, mas malaki pa yung makukuha mo sa life insurance in cash pa, di ba? So, pwede din naman. Then, ang point ko dito, ito talaga nagsiset ng baseline eh. Correct. Ito na yung hedge. Kumbaga sa, ano, kalso. Ito yung kalso mo. Lalayo kalso ni Jomari. Yung kalso, di ba? Sa family. Na, ito sa amin hindi eh. Hindi na namin may experience yung sobrang bagsak. Down. Yun ang maganda doon. Kasi may pundasyon na eh. May pundasyon. Mm. At saka, protektado. Ang goal eh, ano eh, hindi, wala eh, wala ka nang ibababa, hindi pataas na lang. Mm. Di ba? Kasi okay. Yun, ang pinanawa ko kasi dito, kaya ako naalala or naisip to, dahil kay sinabi niya ni John Marie na legacy. Mm-hmm. Yung iiwan mong pamana sa anak mo, hindi mo na isipin, hindi mo na, kailangan pang asikasuhin to dahil inasikaso ko na to para sarili ko. Eh, yun yun. Yeah. Ako naman parang pinaka-importante din, isang importante for me kasi gagaya nga sabi ni Paolo, minsan kahit active lifestyle, kasi Will Dasovich nga, di ba, na-diagnose, di ba? So, ang active lifestyle. Ako for me, is lagi kang magpipray. Yeah. Yan talaga, sobra. Ultimate tip yan. Yan ang kakabi mo, di ba? Lagi kang magpray na sana hindi, sana mas healthy yung maging buhay mo dito sa mundong ibabaw, di ba? And ipag-pray natin si ano, si LA Tenorio, Tingyente, Iron Man, let's all pray for him for quick recovery, I'm sure. Yes. Kaya niya lagpasan niya kasi legendary yan. Yes. Correct. Legend na yan, ang pride yan ng Pilipinas, Gilas, PBA, and Ginebra fans, di ba? So I'm sure kaya mo tong lagpasan. And yun, kaya again, kaya namin ginawa tong episode to is para mabigyan kayo ng awareness when it comes to critical illness, kasi pwede naman talaga tong mapaghandaan, di ba? Correct. So correct. I guess if you like this kind of episode, make sure to follow us on our shows, on our social medias, which is TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. At Timawa Podcast. At Timawa Podcast. And you can join our community sa Men's Self-Improvement. Facebook group yan. Yes. So yan. So, By the way, kung gusto nyong matuto pa or mas maintindihan pa yung Critical Illness Fund, paano ba siya makakapag-apply ng ganun? Paano ba yan nag-work? Comment on our... Comment invest dito sa content na to kung saan mo man to makita, no? Mag-comment ka ng invest, no, para makakuha ka ng free one-on-one consultation with us paano mo mapaghahandaan yung protection investment mo katulad nitong critical illness fund. Yeah. Kontakin mo lang kami sa lahat ng mga social media platforms at we are very much willing to support you guys. Yes. No, to prepare for it, to build your fund for your critical illness fund. So kita-kits ulit sa susunod na episode ng Timawa Podcast.